Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a ano pa ngayon? Oh my goodness. Ano ngayon? Tuesday. Today is a Tuesday, June 7, 2022. So marami po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At kung hindi niyo pa po nagagawa, please click subscribe. Subscribe button tayo sa baba. Also, please don't forget to click our notification bell. May notification bell dyan sa tabi ng subscribe button. At para malaman niyo po kung meron tayong mga bagong uploads o mga bagong schedule na live streams. And please don't forget na meron po tayong meron po tayong Facebook page, Let's Unpack This by Coach Jared. Ayan, pa-follow na rin po tayo dyan. Nanggagala, ito si News 5. Alam niyo mga kaibigan, hindi talaga tinatantanan yung issue ng mga vloggers, no? At ang pag-accredit nito ng Malacanang. Hanggang nagmamaktol pa rin sila hanggang ngayon. Hindi talaga nila tinantanan yan, mga kaibigan. Actually, yesterday, dapat itatopic ko rin to nung nandun tayo sa bar ng kaibigan natin. Kaso sabi ko, masyado na magiging mahaba tsaka iniintay ako ng mga kaibigan ko sa table. So sabi ko, tapusin ko na lang dito sa sa sose ni President BBM. Pero, simula last week, simula nung in-announce ni Sec Trixie Cruz Angeles na mag-a-accredit ng vloggers, eh hindi talaga nila tinantanan yung issue na yan. Inaraw-araw, mga kaibigan. Inaraw-araw talaga nila. Maski nung weekend, di ba nung weekend, meron dalawang in-interview. Meron isang in-interview na taga CMFR, Center for Media Freedom or something. Center for Media Freedom, yeah, CMFR. Na binayar, well, alam naman natin kumukuha ng pondo galing sa Amerika. CMFR. So, syempre, kontra sa mga vloggers kasi mga propagandista lang daw, mga pro-BBM yan, hindi sila skilled, wala silang alam, etc., etc. And then, kahapon, sumigunda naman to si Danilo Araw. Si Danilo Araw, ito ang sinabi niya. Low accountability. Online following not enough to show credibility of vloggers, says a professor. Sabi ni Danilo Araw of the UP, several vloggers value leverage more than accuracy. Ibig sabihin, mas marami kang subscribers, mas marami kang viewers, hindi niyo pala nakikita yung aking content. Ayan, mas marami kang subscribers, mas marami kang viewers, yun ang ginagamit mong pangdagdag sa iyong value bilang isang content creator. Parte naman kasi talaga yun. Diba? Mas marami kang subscribers, mas malaki ang iyong reach. Mas malaki ang iyong reach, edi mas maraming nakakapanood sa'yo. Parte talaga yun ng sistema. Possibly to garner larger revenues, sabi niya. He also raised concerns about transparency since not all of them disclosed their backers to the public, unlike what reputable media organizations ought to do. So ito pa ang sinasabi niya, no? Hindi lamang daw issue ang mga taong katulad ko ay kumikita sa pamamagitan ng plataforma ng YouTube, Facebook at iba pa, TikTok, etc., etc. Hindi lamang yun. Issue din daw na hindi kami nagdi-discuss ng aming mga political backers. Na hindi kami required. Hindi kami required na magsabi kung sino ang aming mga backer. Ang tanong, meron ba? Meron ba? First and foremost, no, for the information of everyone, ang aming pong revenue ay nanggagaling lamang sa source ng ang aming sa kung ano mang platform kami naroon. So halimbawa, kung kay YouTube, edi doon lang namin nakukuha ang aming revenue, wala nang iba. Kay Facebook, edi doon lang, wala nang iba. 'Di ba? I cannot speak for all vloggers, no. Syempre, hindi naman ako pwedeng magrepresenta ng 100% ng mga vloggers, 'di ba? I can only speak for myself. As far as I'm concerned, wala akong political backer. Unlike
someone that we know, unlike someone na kilalang-kilala natin, na ang kanyang political backer ay si Cayetano. Alam natin lahat yan. Diba? Pero mga kaibigan, ito pang sinabi. Marami sa vloggers, wala talagang sense of accountability. Kasi hindi sila nagpa-practice ng gatekeeping. Ibig sabihin, hindi kami nagpipigil ng aming content. Essentially, sa usapin ng publishing, self-publishing yung ginagawa nila. Totoo naman. Matapos isulat, kahit mali-mali ang grammar, kahit mali-mali ang datos, diretso nang pinopost yan kahit gusto mong, kasi gusto mong mauna. Bakit di nyo ba ginagawa yan sa mainstream? Di ba unahan din kayo sa scoop? Kaya binubola nyo naman kami. Ginagawa nyo naman tanga yung mga tao, ganyan kayo eh. Unahan din kayo sa scoop? And even if that is the case, sabihin natin na, nag-uunahan naman talaga ang mga media at ang mga vloggers sa mga scoop. Mali ba yun? E parte ng trabaho mo yun eh. Parte ng trabaho mo yun na mauna ka sa balita. At hindi lang yun. Ang sabi nitong Danilo Araw, kahit mali-mali daw ang datos, talaga, lahat ba ng vloggers ganyan? Lahat? Lahat, talaga. Baka mapahiya kayo. Kasi, maski kayong mga mainstream media, baka nakakalimutan nyo, last week lang si Inquirer, nagpost daw or nagsalita daw si JV Ejercito laban kay President Duterte. At kinontra yan ni JV Ejercito, ni Senator JV Ejercito, anong sinabi niya? Mali yung pagkaka-quote nyo sa akin, Inquirer. Mali itong sinasabi nyo. Oh, eto pa isa, kay Inquirer din. Nagbalita. Magiging isa sa mga kinoconsider na spokesperson daw ni President Bongbong Marcos, si Roberto Tiglaw. Sino si Roberto Tiglaw? Wala namang Roberto Tiglaw. Rigoberto ang pangalan niya, hindi Roberto Tiglaw. Perfect kayo? Kayong mga mainstream media. Perfect kayo? Huwag nyo na kaming bulahin. Huwag nyo kaming bulahin at huwag nyong gamitin itong issue ng pag-a-accredit sa mga vloggers para ilabas ang mga insecurity nyo. Ba't ba kayo na-insecure sa amin? Eh, hindi nga naman kami journalist. Hindi naman namin sinasabi na, okay, journalist na kami, mga reporters na kami, etc. Hindi. In fact, mga kaibigan, if anything, kung meron man kaming ginagawang mabuti para sa sambayan ng Pilipino, tinutulungan namin ang Pilipinas na mag-isip. Na hindi lamang tanggapin ang mga impormasyon at mga balita na inyong ibinabato sa aming mga mata ng ganun-ganun lang hook, line, and sinker. Tinuturuan namin ang bawat Pilipino na, ito ang binalita ni News 5. Tama ba to? Nire-representa ba nito ang katotohanan? Sinabi na ba niya ito sa ibang sitwasyon? Kung ikukumpara natin sa mga naging balita dati, ano na ito? Ano ang ibig sabihin ng development na ito? As anything, we are more than journalists. We are more than reporters. If anything. Hindi naman sa pagmamayabang, pero parang ganun na rin. If anything. Kaya nga bisit na bisit kayo sa amin eh. Kasi yung mga balita nyo, yun yung hinihimay namin. Kaya nabubisit kayo sa amin. Yung balita nyo, hinihimay namin, sinisiguro namin kung tama ba yun o mali.
At kapag napatunayang mali, eh di mabubisit kayo sa amin. Kasi, hinimay namin yung balita nyo. Pero mga kaibigan, unang-una, hindi po tayo masyadong maniniwala kay Danilo Araw. Bakit? Dahil siya po ay hindi na yun nagtuturo siya sa UP or what have you. Hindi na yun eh. Sa akin eh, yung naging parte siya ng Bulatlat. Okay? Bulatlat Media. Si Bulatlat Media po eh isang again, NDFP. NDF organization. National Democratic Front organization. Kasama pa si Kodaw Production, naging board, ay, siya rin daw ay board secretary ng Kodaw Production. CPP din yan, si Kodaw Production. Hindi lang yon, kasama siya sa mga naunang empleyado ng Ibon Foundation. Alam nyo na. So this guy, si Danilo Araw, Professor Danilo Araw, is communist through and through. Kinumpirma din niya ng ni Eric. Ex-cadre claims direct knowledge about Araw's link with Reds. Sinabi po yan ni Eric. Proof of my claims that Danilo Araw and the leaders and core operatives of Contradaya are CPP, NPA, NDF urban operators, and that CPP, NPA, NDF created Contradaya. I have direct personal knowledge about Danilo Araw's involvement with the CPP, NPA, NDF as among the local communist terrorist urban operatives. Yun. So, yung opinion ni Danilo Araw sa mga vloggers, eh alam natin na may pinanggagalingan yan na may anti-Marcos, anti-administration, anti-government sentiment. Yun yung kay Danilo Araw. Pero ito mga kaibigan, iba naman yung kay kailangan yung ano, kay ito bago, ano to, panot number 2 to. Panot 2. Panotcha. Kay Panotcha. Iba naman yung kay Panotcha. Ito naman yung issue ni Panotcha. Okay, panoorin natin mga kaibigan. Sa ibang mga balita, naging mainit ang diskusyon kanina tungkol sa pagbibigay ng Malacanang ng accreditation sa mga vloggers. Ayon sa ilang academic groups at mga mass communications professors, delikadong habang daw ito. Dahil posibleng isa raw itong paraan ng pagbabawas ng espasyo para sa lehitimong impormasyon. At ang pag-accredit sa mga vloggers ay pagtahak sa direksyon ng propaganda. Yung pabor lang sa kanila. Ang media ayon sa kanila ay isang mahalagang haligi ng demokrasya. Ang pagkakaroon ng mag-uulat at magbabantay sa gobyerno na may mga pinangako sa taong bayan. Bakit ka nga naman papapasok sa press corps ng mga makukulit, mausisa at critical magtanong? Kung pwede ka naman daw kumuha ng mga mababait sa'yo at higit sa lahat ay mas marami pang social media followers. Total, kumukonti na naman daw ang nagbabasa ng mga periodiko at ang mga tao ay nanonood na lang ng news kapag may bagyo o may hostage taking. At diba? Is it our fault? Kasalanan ba namin kung konti na lang ang nanonood, nagbabasa ng news at konti na lang nagbabasa ng mga balita? Kasalanan ba namin yun? Ba't hindi nyo kasi try improve yung inyong pagbabalita? Tanggalin nyo kasi yung editorializing tulad nito, itong ginagawa ni ano, ni Panot Lord De Pera. May nakita akong comment kanina. Si Lord De Pera daw. Bawas-bawasan nyo kasi yung pagiging biased media nyo. Bawas-bawasan nyo. Bawas-bawasan nyo para minsan-minsan pinapanood din kayo. Tuloy natin. Mas marami pang followers sa mga vloggers. Eh ano naman ngayon kung itong mga legit reporters ay sumusuyod sa mga crime scene ng madaling araw? Ang mga nag-i-interview ng kung sino-sino para kunin ang lahat ng angulo at sumusuong sa mga bundok-bundok ng mga dokumento para lang may linawing datos. Eh ano ngayon kung may accountability sila dahil nag-ooperate sa loob ng isang sistema na may vetting at fact-checking? O iba na ba ang definisyon natin ng journalismo sa mga panahong ito?
Tugon naman ang ilang mga vloggers, bakit? Ang professional na media lang daw ba ang may karapatan? Ang may karapatan sa malayang pamamahayag. Bakit mo nga naman papansinin pa ang mga legit reporters na yan? Kung nagawa nga nilang manalo kahit hindi nagpapa-interview sa lehitimong media at umiiwas sa mga mahihirap na tanong gaya ng... Next question, please. Oh, hindi rin nagpapa-interview sa lehitimong media. So, ibig sabihin, yung ating mga radyo. Radyo. DZRH. Manila Times. Wag na muna natin pag-usapan si SMNI kasi alam naman natin na itong mga to, galit na galit kay SMNI yan. Pero, wag natin... Punta muna tayo dun sa mga ano, medyo hindi, medyo yung ano, gitna, DZRH, si Manila Times, hindi interview yan. Si Go Negosyo, hindi interview yan. National Press Club, hindi interview ng press yan. Hindi yan legitimate press. Wow. Ang taas naman ang tingin nyo sa sarili nyo, News 5. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Lord De Vera. Di ba kumakanta ka lang dati sa Radioactive Sago? Tapos ang kinakanta, hindi ka nga kumakanta, tumutula ka lang, tapos mayroong background music. Substandard na kaya yung pagkanta mo, substandard pa tong pagbabalita mo. Kung ikaw na dating vokalista lang ng isang obscure rock band nung kabataan ko na hindi ko pa kumakanta, ha? Tumutula ka lang na may background music. Tinatawag mo ngayon yung sarili mo na journalist. How much more yung ibang tao? Diba? Kung naman na bihisan ka lang ng fedora, nabigyan ka lang ng necktie at ng jacket, akala mo nabigyan ka lang ng ID siguro, ng press ID ng News 5, eh akala mo jornong-jorno ka na. Diba? Manong, eh ano ngayon kapag ang mga reporter ang nasa beat kasi yun eh, yung mga nasa nagbabantay ng mga namamatay, ng mga nag-i-interview ng ano-ano, beat ang tawag dyan. Eno ngayon kung reporter yung nasa beat? Eno ngayon kung yung ang mga reporter na to nakakabilang sa isang news outfit na kung saan chine-check lahat ng mga dapat i-check? Eh ang problema nga, chine-check nyo nga, ine-editorialize nyo pa. Never kayo, simula nung pumasok si President Duterte, nakalimutan nyo na yung totoong essence ng balita, yung pagpapakita lamang ng balita mismo na wala ng editorializing. Hindi nyo na ginagawa yun. Ang ginagaya nyo ngayon, yung mga liberal newspapers ng Amerika, si Washington Post, New York Times, Time, etc. etc. Nakakala nyo, yun ang pinakamataas na antas ng journalismo. Excuse me, ang gusto lang namin marinig yung balita. Hindi namin kailangan marinig yung opinion nyo. Kung gusto namin marinig yung opinion nyo, makikinig kami sa mga TV show, sa mga talk show na yun mismo ang pinag-uusapan. Magbabasa kami ng mga editorial pages kasi yun talaga ang gusto naming basahin. Kung gusto namin ng editorialized news. Pero kung balita lang, kasi balita lang, tatawagin nyo yung tao, Marcos Jr. Bakit? Kasi ayaw nyong makalimutan ng taong bayan, ng kasamaan, ng martial law. Kaya kailangan Marcos Jr. Hindi ba editorializing? Anyway, tuloy natin. Kaya siguro puro mga vloggers ang nakapalibot sa kanya mula kampanya hanggang sa pag-fill out ng balota. Kasi good vibes lang daw sila. Yun siguro ang unity na sinasabi nila. At higit sa lahat, hindi ba mas masaya pag ang report mo ay may pambungad na ganito? Eto na po guys! Hey guys! Hi guys! Good evening. Once a vlogger, always a vlogger daw. Kaya itutuloy daw ni Marcos ang pagva-vlog niya.
at dito ay kontrolado niya ang diskusyon at mapipili lang ang tutugon ng mga komento at tanong. Pero teka, hindi ba parang sayang? Kapag daw nag-vlog lang daw si President BBM, eh kontrolado daw niya yung diskusyon at mapipili daw niya yung mga tanong at mga kailangan niya sagutin. Wait lang! Nakalala ko, nung last week, meron akong pinakita na interview ng The Chiefs tungkol din sa mga vloggers. May in-interview ba kayong vlogger doon? Wala. Wala kayong in-interview yung vlogger doon. Sino in-interview nyo? Edwin Lasherda. Kapag kayo ay merong pinag-uusapang mga issue ng bansa, halimbawa yung pandemic, sino ang lagi ninyong pinapakita na subject matter expert? Sino? Si Ted Erbosa ba? Hindi. Si Ted Erbosa kasama mismo sa si Dr. Ted Erbosa kasama siya mismo sa IATF. Pero hindi niyo siya kinukuha na subject matter expert. Sino kinukuha niyong subject matter expert? Yung isang doktor, ano pangalan niya? Tony Liachon. Si Tony Liachon ang kinukuha niyo. Pagdating sa survey, ang daming reputable survey diyan. Pero sino lang ang kinukuha niyo? Dalawa lang. Si Okta na galing ng UP at si Pulse Asia. Hindi, si Pulse Asia. No, the other one. SWS. Si SWS, si Dindo Manhit ng SWS at Strat-Based ADR. Sila lang ang kinukuha nyo. Sino yung dalawang yun? Si Okta na galing ng UP. So, obviously, kapartido nyo na yun. Si Dindo Manhit, kapartido nyo rin yun. Si Tony Liachon, kapartido nyo rin yun. Etong recent na issue sa mga vloggers, sino in-interview nyo sa The Chiefs? Si Tony Liachon. Edwin Lasherda, kapartido nyo rin. Di ba kayo rin ganyan? Tapos sa amin, pag kami ang gumawa, halimbawa si BBM ang gumawa, kaya siya magbablog para kontrolado niya yung diskusyon. Ganun ang ginagawa nyo . Pag kami ang gumawa, mali. Pag kayo ang gumawa, tama. Anong kalokohan yan? Tuloy natin. Ayang naman yata yung PTV forma nung hindi mo gayahin si Tatay Digong. Gamit na gamit ang government station. At syempre, iba pa rin daw ang live press conference ayon sa mga eksperto. Pero, kung sa mga talumpati na napakahaba at kung saan-saan pumupunta ang paksa, kadalasan ikaw ay naiinis. Sigurado ako, after 6 years, mamin ka. Meron kang maminis. May away na ako sa pare, ganitong langaw na ito, utos Manila ito. Bakit palitan mo ng NPA yung lamok na yung yan? Mo? Danaydo. I don't mind. Tang mo kalit. Init na ulo. Ayun, yun yung buong ano niya. Ilang kwenta, di ba? Walang kwenta. Diyos ko. Walang kwenta . Hindi ko mag-gets yung bakit may mga bangaw, may langaw, may ipis, etc. etc. Hindi ko siya mag-gets. Siguro dahil, ewan ko. Kasi dito sa umpisa ng kanyang sabi daw niya. Sana yun? The Mosquito Press. Mosquito Press. Sabi yung mga peste daw, mga vloggers. Siguro yun ang gusto niya sabihin. Wow. Peste na pala kami ngayon.
Ayun ako. Babalikan ko yung punto na sinabi ko kanina. Kung ikaw, Lord De Vera, na dating vocalista na tumutula lamang na may background music, eh natatawag mo yung sarili mo ngayon na journalist dahil binihisan ka ng News 5, binigyan ka ng press ID at nilagyan ka ng fedora. Tingin mo hindi kayang gawin yun ng ibang tao? Hindi kayang gawin yun ng mga vloggers na nasa paligid mo? Balikan na lang Radioactive, sagu. Mukhang doon ka bagay. Doon ka na lang. Mas bagay ka doon sa Radioactive, sagu mo. Kinain ka na rin ng sistema. Kaya raw nilalangaw, di kasi naligo, sabi ni Rolly Pugarin. Ayan. Paturo siya kay Sara Elago kung paano umarte, aarte lang. Di pa marunong. Sino yun? Sinong alin? Yung Radioactive Sago? Yun yung banda dati ni ano, Lord De Vera. Radioactive Sago Project. Pero hindi siya kumakanta doon ha. Tumutula lang siya. Masin niyo? Hanapin niyo sa Google. Radioactive Sago. Hindi siya kumakanta doon. Tumutula lang siya na may background music. Parang spoken word. Ganun. Parang spoken word. Ayun ako. Kung magsalita itong mga joro na to, akala mo sila lang ang pinakamahusay, sila lang pinakapuro, sila lang ang pinakamagaling, sila lang ang pinakamabait. Excuse me, marami akong kilalang joro na mas korap pa kesa dun sa mga pinaggagawa nyo. Kesa pa dun sa pinakakorap na vlogger na iniisip ko. Di ba si Kayetano mismo nagsabi? But ano, huwag kayong mag-alala kasi nabibili na ngayon ng mga interview. Ano ibig sabihin niya doon? Sino na bang nag-interview sa kanya para sabihin na nabibili na ang interview? But anyway, a new wave is coming! Iyak na lang kayo. Kita-kita tayo sa Malacañang. I'll see all of you tomorrow sa mga coach, komentong coachero natin tomorrow. Okay, huwag niyo pong kalimutan yan. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow sa ating mga kwentong coachero. And God bless all of you. Good morning, good afternoon, good night. And I'll see you again very, very, very soon. Okay? So thank you very much for your support. God bless you, and bye everyone. See you all tomorrow.